Hello mga ka-DJ, please like and subscribe my official YouTube channel, DJ Kevs TV. At syempre po, huwag niyo pong kalimutan na i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video. Maraming salamat po mga ka-DJ and God bless you. Hello mga ka-DJ, so welcome back to DJ Kevs TV. So panibagong araw at panibagong tips and tutorial naman po mga ka-DJ ang ibabahay ko sa inyo. At syempre po mga ka-DJ, no, yung ating tips and tutorial na ibabahay ko sa inyo ay how to create account in SSS. So bagong lahat mga ka-DJ, disclaimer lang po muna, no, hindi po ako nagtatrabaho sa SSS at hindi din po ako binibigyan ng sahod ng SSS para gumawa ng ganitong klaseng tips and tutorial. Itong aking mga ka-DJ ay i-share ko lang po sa inyo yung aking experience dito kay SSS. Here is the DJ. So ngayon mga ka-DJ, napakahalaga po lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho na covered po ni SSS na dapat po talaga mayroon po kayong account or nakapag-register po kayo sa kanilang website. Kasi po mga ka-DJ, hindi po kayo makakapag-apply ng salary loan kay SSS once po na hindi ko wala kayong account or hindi po kayo nakapag-register sa kanilang website. Kasi ngayon kasi mga ka-DJ, no, online na po kasi yung pag-apply ng salary loan kay SSS. Okay? At syempre mga ka-DJ, no, hindi po kayo makakapag-login sa kanilang application. At ito po yun mga ka-DJ. Na kung saan mga ka-DJ, dito po na application mga ka-DJ ay dyan yun po malalaman kung ilan na ba yung inyong contribution or kung hinulugan ba ng inyong employer o ng inyong company ang inyong SSS. At higit sa lahat mga ka-DJ, no, dyan yun po malalaman kung pwede na po ba kayo mag-apply ng salary loan kay SSS. Kasi po, 36 months kasi po ang required ni SSS bago ka makapag-apply sa kanila. Here is the DJ. At sa aking mga kapwa DJ dyan, alam ko po na makaka-relate po kayo sa ating topic ngayong araw. Kasi once na DJ ka at meron kang trabaho at covered ka ni SSS, tapos gusto mong bumili ng mga DJ equipment tapos wala kang pangbayad o wala kang pang-down, syempre, kailangan mo talaga na mag-loan kay SSS. At syempre, hindi ka makapag-loan kay SSS once wala kang account or hindi ka pa naka-registered sa kanilang website. So ngayon mga ka-DJ, bago po tayo mag-proceed sa ating tips and tutorial, gusto ko munang batiin ng happy 7 months ang aking inanak, walang iba kundi si JD Maso Mendizabal. At syempre po, shoutout din po kay Alvin Rojas. So maraming salamat po mga ka-DJ. So ngayon mga ka-DJ, no, once po na nabuksan nyo na po ang inyong laptop, punta lang po kayo mga ka-DJ sa inyong Google Chrome. Make sure lang mga ka-DJ na meron kayong internet. At for example naman po mga ka-DJ na cellphone po yung inyong gamit sa pag-register kay SSS, punta lang po kayo sa Google Chrome din. Make sure lang po mga ka-DJ na naka-desktop site siya. Okay, then SSS. Pero huwag kayong mag-alala mga ka-DJ, ilalagay ko po sa description button yung link. Click. Yan, I'm not a robot. Submit. Okay. So, ngayon mga ka-DJ, punta po kayo sa member. Yan. Member. Then, sa bandang baba mga ka-DJ, click nyo po yung not yet registered in my SSS. Yan. So, reminder. So, kung halimbawa po mga ka-DJ na sinisipag kayo magbasa para mas maunawaan nyo yung reminders ni SSS, basahin nyo lahat. Then, pagtapos na po kayo magbasa, check nyo po yung check, then proceed. So, yan na po mga ka-DJ yung mukha ni SSS, form, yung form ni SSS. Wait lang, palakihan natin para mas lalo nyo makita. Yan. Yan. So, ngayon mga ka-DJ, sa unang bahagi po, no, sa unang box, siyempre po, nakalagay po dyan isa CRN or SS number. For example po mga ka-DJ, meron po yung UMID, yung SRN UMID po yung inyong ilagay. Pero kung wala po kayong UMID, SS number lang po yung inyong ilagay. Next mga ka-DJ, no, email address. Okay. Sa email address mga ka-DJ, make sure lang po na yung inyong personal email yung inyong ilagay. Kasi po, once po natapos na po kayo mag-apply or sa form na ito, mag-i-email po sa inyo si SSS. Kaya make sure lang po na yung inyong ginagamit ngayon na email address yung inyong ilagay dito. Then confirm. So, next mga ka-DJ is prepared user ID or username. So sa bantang taas mga ka-DJ ito,
meron siyang example. So yan po mga ka-DJ yung inyong susundan lang para talagang tatanggapin ni SSS. Then confirm paper user ID. Ayan. Confirm nyo lang mga ka-DJ. Next mga ka-DJ ay last name. Siyempre po, apelyido nyo. Pangalan nyo, then middle name. Then sa suffix mga ka-DJ, for example po, may junior po yung inyong pangalan sa dulo, dyan nyo po ilalagay yung inyong junior. Next, date of birth. Click. Yan, hanapin nyo kung saan dyan yung inyong pan. Kung kailan kayo pinanganak. Next mga ka-DJ, no? Mailing address, Philippine address. Okay, ito. Room, floor, unit, building, house, street, subdivision. Okay. For example po mga ka-DJ, nandito kayo sa Maynila, syempre po ang inyong ikiklik yung Metro Manila. Din hanapin nyo kung saan kayo dito sa Maynila or Valenzuela ba? Valenzuela ba? Or then, select barangay kung saan kayo sa barangay sa Valenzuela, Parada, yan. Yan. At for example naman po mga ka-DJ na nasa probinsya kayo, click nyo po yung province. Yan. Then, hanapin nyo kung saan kayo sa province ay Bataan. No? Then, municipality ng Bataan. Saan kayo sa municipality ng Bataan? Limay. Sample lang. Select barangay. Hanapin nyo kung saan kayo sa barangay sa Limay. Langaw. Yan. So ngayon mga ka-DJ, no, huwag nyo na pong pilapan yung foreign address kasi po una-una po is sa Pilipinas naman tayo. Next mga ka-DJ, dito na po tayo mag sa registration preferences or preference, no? Okay, click nyo po yung drop down menu at dyan po pipili kayo kung savings account number, mobile number, UBID card, employer, feed and payment, date of last loan. Yan. So para sa akin mga ka-DJ, ang piliin nyo mga ka-DJ is yung mobile number na lang mga ka-DJ kasi po mas madali pa siya mga ka-DJ kasi yung mobile number mga ka-DJ na ilalagay nyo dito, for example po mga ka-DJ, no, nung nag-apply po kayo ng SSS, nung iwan ba yun? Iwan po, iwan. No? Kung ano po yung nilagay nyo dun na number, yun po yung inyong ilalagay dito kasi po, nakaregister na po yun kay SSS. For example po, nagpalit po kayo ng SIM card o ng number, tapos yun po yung ilalagay nyo dito. Hindi po yan mga ka-DJ na babasahin ni SSS. Mag-i-error po yan. Kaya make sure mga ka-DJ, no, kung nag-apply po kayo ng iwan, kung ano po yung inyong nilagay na number doon sa A1 na yun, yun po yung inyong ilalagay dito para po ma-recognize siya ni SSS. At for example naman po mga ka-DJ, no, na mayroon na kayong UMID, no, UMID ID, clickin po yung UMID, then UMID card PIN code. Or kung wala kayong PIN code mga ka-DJ, mayroon din siyang ditong mother's maiden name, okay, yung pangalan yun ng inyong mga magulang. Kung wala kayong yung mid card or PIN code. So, for example mga ka-DJ, na natapos na po siyang fill up pam, click nyo po yung I'm not a robot. Ha. Then, submit. Okay. So, ngayon mga ka-DJ, no, once po na natapos na po kayo mag-fill up, no, sa form para po sa inyong registration, huwag nyo pong kalimutan na i-click, i-check po yung I accept the terms and services and submit. Okay. Next po mga ka-DJ, no, once po na submit na siya, mayroon po niyang lalabas na notification, si SSS. At ito po yun mga ka-DJ. Yan. This action will send the supplied information to SSS. Do you want to continue? Siyempre mga ka-DJ, click nyo po yung OK. Next mga ka-DJ, no, once po na-click nyo po yung OK, mayroon din pong lalabas din mga ka-DJ na notification na si SSS. At ito po yun mga ka-DJ. Yan. You have successfully submitted your SS web account registration application. Kindly check your email for the system notification. Okay, kaya make sure mga ka-DJ yung dun po sa form kanina na pinalapan nyo, make sure po mga ka-DJ yung first na email po yung inyong ilagay doon kasi po dun po mag-send ng notification si SSS at huwag niyo pong kalimutan na i-okay. Next mga ka-DJ mo, ito na po yung magiging email sa inyo ni SSS. At syempre mga ka-DJ, may nakalagay po dyan na need to activate your account within 5 working days. Otherwise, the link will expire and you will need to repeat the registration process. Kaya make sure mga ka-DJ na pag-click nyo po yung click here, ang lalabas po dyan, ito po mga ka-DJ. Yan. Na kung saan po mga ka-DJ, dyan po sa box, kung meron po kayong UMID, yung last 6 digit po ng UMID yung inyong italagay. Pero kung halimbawa po mga ka-DJ, wala kayong UMID, yung 6 digit po ng SS number po yung inyong ilagay, din submit. Next mga ka-DJ, no, pag nasubmit nyo na po, ito na po yung lalabas. Mag-create na po kayo yun mga ka-DJ ng password.
Ngayon mga ka-DJ, sundin nyo lang po yung reminder sa taas ni SSS. At meron po siyang example. Ito po yung mga ka-DJ, no? Yan po mga ka-DJ yung inyong sundin na password para po ay matanggap siya ni SSS. Then, confirm prepared password. Then, submit. Once po mga ka-DJ na nasubmit nyo na, pwede na po kayong mga ka-DJ mag-login dun sa website ni SSS. At ito po yung mga ka-DJ. Yan, ito po yung mga ka-DJ. Pwede na po kayo dyan mga ka-DJ mag-login. User ID. Yung user ID mga ka-DJ, yung nilagay nyo kanina mga ka-DJ sa form nyo. Yung sa application form. Then yung password po, yung nilagay nyo kanina dito sa... Dito. Yun po yung mga ka-DJ yung password. So ngayon mga ka-DJ, pwede na nyo pong i-download sa Play Store yung application ni SSS. Okay, punta lang po kayo mga ka-DJ sa Play Store. Download nyo. Click sa search button po, type nyo po SSS. Then, i-install nyo po. Then i-open nyo po siya. Then, dun po, ilagay nyo po dyan yung inyong user ID, then password. Okay, kaya dyan mga ka-DJ, dyan nyo na po makita kung magkano na ba yung inyong contribution kay SSS. At kung hinuhulugan ba ng inyong employer or ng inyong company yung inyong SSS. At syempre po mga ka-DJ, higit sa lahat, dyan nyo po malalaman kung naka 36 months na ba ang inyong hulog kay SSS. Kaya kung kaya't po mga ka-DJ, pwede na po kayo makapag-loan. Once po na, naka 36 months na po kayo sa paghulog kay SSS. So para mga ka-DJ, hanggang dito na lang po yung ating tips and tutorial, no? Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. So ngayon mga ka-DJ, hanggang dito na lang po yung ating tips and tutorial, no? So next Sunday naman po mga ka-DJ, okay? So ang pag-uusapan naman po natin ay kung paano po mag-apply ng loan via online kay SSS. Kasi po mga ka-DJ, tuwing holiday and Sunday lang po ako nakapag-upload ng aking video sa aking YouTube channel sapagkat po mga ka-DJ, Monday to Saturday po ay meron po akong trabaho. So ngayon mga ka-DJ, maraming salamat po ulit sa pagsama nyo sa aking panibagong upload na video. At syempre po mga ka-DJ, huwag nyo sanang kalimutan na mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-DJ and God bless you. Here is the DJ.